meron tayong mentor and disciple relationship sa school, meron din sa tutoring, at sa iba pang relationships. Ayun, family relationships din. Second is communitarianism. Communitarianism pala. Sino gusto magbasa? Sumandaw. Communitarianism. It explains the connection between the individual and the community. Ayun. Self-explanatory naman na ito eh. Next one. Kayong dalawa lang reporter ngayon. Kulang ng isang word. The process of can be spontaneous when sufficient energy is available. So itong self-organization, para lang siyang self-determination mo. Kapag gumagawa ka ng isang bagay na passionate ka, syempre magiging spontaneous ka palagi. Magiging willing kang gawin yon every day as long as may energy ka. And ito, not needing control by any external agent. Ang meaning nila dito, na-experience yun naman na, di ba, nung bata kayo, tara, simpa tayo, pupunta tayo sa Jollibee, ganun. Ganun, yung external agent. Parang napipilit lang tayo dahil magkakaroon tayo ng material gratification. Gratification yar. Ito ang self-organization. Siyempre, important din siya sa ano, sa community. Kasi kung lahat tayo, wala tayong self-organization or self-determination, walang gagalaw, and walang magagawang function, and siyempre, wala rin magiging community kung walang nating loss. And next one? Voluntarism. It is about people's need to participate in their group or organization to benefit the community in various activities of action. Nasa word na mismo, volunteerism. Siyempre, mag-volunteer ka, di ba? Also, not needing external agent, sabi nung sa self-organization. Pero ito naman, pag-upusa lang to, in essence, na makapag-participate sa isang group, na makapag-socialize. Ito, question lang, speaking of socialize. How important is socialization? Sino sasagot? Naka-record yan. O, sagutin mo nga. Self-explanatory lang din kung bakit importante ang communication, ang socialization. Lahat tayo may form, may way tayo ng socialization. Para sa iba, makikipag-meet ka lang physically. Walang sasabihin na kung ano. Effective ba yun? Hindi. Depende. Siyempre, makikipag-usap ka pa kapag nakapag-socialize ka sa library. Depende. So, yung iba't ibang way na yun, pwede rin siya sa mga hayop, sa mga halaman, especially sa mga hayop in eusocial animals like bees, ants, at sa mga family ng species, termites din pala. Ay, ito na yung madali. Social science. Social science. Science is an umbrella term for various fields of study which examines social relations
and human society. It views the community as composed of people interacting with another, sensitive to each other's emotion and subjective points of view. Basically, it describes community as a group of people in particular area interacting together. Itong social science, wala na ba? Opo. Kailan? Grade 11. So, basically, umbrella term siya. Maraming sakop itong social science. Hindi lang itong limang to. Opo. Alam niyo naman na kung ano yung anthropology. Opo. Humanity with the goal of understanding our evolutionary origins or diversity. Sana ako. Origins are distinctiveness as a species and the great across the world, great diversity in our forms of social existence across the world. The focuses of anthropologists on understanding both our shared humanity and diversity and engaging with diverse ways of being in the world. So, paano ka nag-exist? Bakit ka nag-exist? Ito pinag-aaralan sa kasi doon ako mag-aaralan. Wala akong choreography ng Marsatia. Okay, next one is economics. So, economics basically study the phenomena of supply and demand. Sa pera, goods and services, ganun-ganun. Yung mga Keynesian theory, Marxism. Kasi nasa research namin yun. And political science, pinag-aralan to ng first time, di ba? Politics. Pero politics lang. Parang baseline lang siya ng knowledge for political science. And mas magiging in-depth pa yung pag-aaral nun natin ng politics. If you take poli sci course in college. So, psychology. Psychology. It is the study of the human mind. Sociology. Di ba maraming puso mag-psych dito? Ha? Huh? Totoo ba yan? Hindi. Hindi. Para matanggap lang sa college. Siyempre, ganun din ako. Pero, hindi naman forget nag-psychology ka or nag- sabihin na natin jobs na walang material or technical skills na natututunan eh wala nang pera. Sa art, sa music. Pero nasa ano lang yan? Nasa swerte. Diba? Kung magiging isa kang malupit artist, musician, or sisikat yung na-produce mong music. Kagaya nung nangyayari sa TikTok. Diba? Once na sumikat yung song sa TikTok, mag-blow up ka na rin sa Spotify at sa YouTube. At sa iba rin platforms. And sa psychology naman, pwede ka rin, kapag hindi ka napunta sa public clinics ganun or sa psych ward, pwede ka namang pumasok sa companies